Sakaling talunin naman noon ni Super Bantamweight Undisputed Champion na Oya the Monster Inoue si Luis Pantera Neri sa kanilang paparating na laban sa May 6, may naghihintay manong offer kay Naoya Inoue na dumayo sa Australia upang idepensa nito ang kanyang mga titulo sa kanyang IBF and WBO number 1 contender na si undefeated contender Sam Goodman. Ayon po yan sa naging panayam ng Fox Sports Australia kay George Rose, ang chief executive ng No Limit Boxing. Si Sam Goodman na may kartadang 17 wins, no losses, no draws with 7 knockouts ay ang boksingerong tumalo po sa dating iniiwasan daw ni Stephen Fulton na si Rais Alim. Sa ibinahaging ulat naman ni Michael Benson, sinabi nito na may pag-uusap na umanong nagaganap sa pagitan ni na George Rose at co-promoter ni Naoya Inoue na si Bob Arum ng Top Rank. Malaki umano ang tiwala ni George Rose na kayang talunin ni Sam Goodman itong si The Monster Naoya Inoue sapagkat iba daw si Goodman sa mga huling nakalaban ni Inoue. Ang estilo daw po ni Sam Goodman ay palagi nasa harap mo, subalit hindi ito basta-bastang tinatamaan o hindi nagpapatama. Aniya, when you look at the opponents Inoue has had lately, Sammy is very different. And that's why he can be the one who takes it to the champ. Sammy Goodman is a guy who can't be hit. He's always in front of you, but the guy can't be hit. And that's why he is pursuing this fight with Inoue so confidently. So yun nga po mga amigos, kaya daw kumpiyansa rin si Sam Goodman sa paghahabol kay Naoya Inoue. Alam kong walang masyadong maniniwala na uubra itong si Sam Goodman kay Naoya Inoue sa ngayon. Pero hindi na po ito bago sa mga Australiano dahil ganyan din po ang sinasabi noon kay George Cambosos, wala daw pag-asang manalo kay Teofimo Lopez noon. Pero nakita naman natin ang nangyari. Ginulat ni George Cambosos ang mundo ng kanyang gibain, si Teofimo Lopez. Idagdag pa natin mga amigos na syempre mas lalong tataas ang chance manalo nitong si Sam Goodman kay Naoya Inoue kung mapapadayon nila si Naoya Inoue sa kanilang baluarte sa Australia. Dahil if ever hindi man knockout ni Sam Goodman itong si Naoya Inoue, alam naman natin ang Jeff Horn Manny Pacquiao story, posibleng lutuin si Inoue sa Australia. Sa iba pang balita mga amigos, matapos nga po nating maibalita na lumayas na rin si Terence Bud Crawford sa PBC, heto nga po ngayon ang Golden Boy Promotion CEO na si Oscar De La Hoya, tila nanliligaw kay Terence Crawford. Anya sa kanyang social media, hit me up Terence Crawford. Dalawang bagay ang tumatakbo sa isipan ng mga boxing fans nang mabasa ito. Ito daw ba ay paramdam ni Oscar De La Hoya kay Terence Crawford upang kunin si Crawford under Golden Boy Promotions? O ito ay isang paramdam upang alokin si Terence Crawford ng isang laban kontra sa undefeated knockout artist na alaga ng Golden Boy na si Virgil Ortiz Jr. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalaga ko para sa bayan, masagana bungo para sa akin, putek, pabor, pangalaman.